ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, muli ating itaas sa Panginoong Diyos at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating hinihili ngayon. Lalong higit yung mga may karamdaman na nawa sila'y gumaling sa sakit na kanilang pinagdaraanan. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yuib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Likas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy
na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo pababayaan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon, ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal, bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan, nang landas mo'y aking sundan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwina. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po kayong lagi dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Muli, purihin, palakpakan ng ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At nawa ang ating mga baon-baong panalangin na ating nire-request ngayon kay Padre Pio ay kanyang pakinggan. Kaya naman palakpakan po rin ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. Kaya mga minamahal na mga kapatid, laging manalangin, laging lumapit sa ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Siya ay laging nandyan. Hindi siya natutulog sa atin. Amen.
Mga minamahal, ating tingnan ng pagbasang napakinggan lalo higit sa mabuting balita. Ang tanong, ngayon, tulog ka ba? Yan, ano, parang tulog ka ba? No? Pag tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay, una na dyan, sakit o matinding karamdaman, kahirapan, pagbagsak, kamatayan sa tahanan, pagkawala ng ating pamilya, mga sakuna, mga aksidente, no? Laging tayo nagtatanong sa Diyos, Lord, parang kami ay pinabayaan mo na, no? Parang kami di mo na nakikita. Ang dami nating tanong sa Diyos kapag ganyan ang dumadaan sa ating pamilya at kahit sa ating sariling buhay, yung parabang ikaw ay nawawalan na ng pag-asa sa hirap na iyong pinagdadaanan sa kasalukuyan. At ang iyong tanong, Lord, gumising ka naman. Gumising ka naman. Bumangon ka naman. Tingnan mo ako. Ito ang kalalagayan ko. Yan ang ating tanong sa Diyos. At ganun din, sasabihin natin sa ating kapwa, gumising naman kayo sa akin. Bakit parang hindi nyo ako napapansin, hindi nyo ako nakikita, ako'y nagdudusa, no? Para bang ang iyong kamag-anak, di ka tinutulungan, iyong mga kapatid, para bang hindi ka nakikitang ika'y nagdudusa. Kaya sabi mo sa kanila, gumising naman kayo, ako'y inyong tulungan. No? Ganyan tayo. At yan ay natural. Natural na natural yan sa atin bilang tao. Na kapag dumadaan tayo sa pagsubok, gusto natin ang Diyos ay gising na gising sa atin. Gusto natin na ang kapwa natin, kapamilya natin, kapatid natin ay gising na gising at handang laging tayo damayan sa panahong tayo'y nagdurusa. Ganyan ang tao. Gusto natin gising ang lahat sa atin kapag tayo'y nasa matitinding pagsubok ng buhay. Pero ang tanong, ikaw ba'y gising din sa mga pangangailangan nila? Gising ka din kaya sa mga taong naghihirap, sa iyong kapatid, sa iyong kasama, sa iyong pamilya, ikaw kaya'y gising din? Naalala ko, no, meron isang pamilya na siya'y umuunlad sa kanyang buhay. Pag ang kanyang kapatid ay nahingi, laging siya sabihin, wala. Wala pa eh. Wala pa eh. No? Wala ako ngayon, pasensya ka na. Laging si wala. Ano? Pero, dumating ang isang matinding pagsubok sa kanyang buhay at tuluyan siyang nawalan. Ngayon, siya'y lumapit sa kapatid. No? At nahingi ng tulong. Pero nakakatuwa, ang tugon nila ay hindi wala. Pero binigyan, kaso maliit. Hindi malaki. Kung ang iyong kailangan ay malaki, pero ikay binigyan ayon sa kanilang gusto. Di siya'y malungkot sapagkat alam niya yung kanyang kapatid ay meron na. Pero, ang liit ng ibinigay sa kanya. Ano? Kaya mga minamahal na mga kapatid, maging gising tayo lagi sa iba, lalong higit sa Diyos. No? Sa kanyang biyayang ipinagkakaloob sa atin, ikaw ba'y gising lagi sa mga biyayang ibinibigay niya? Sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob sa iyo, ikaw ba'y laging gising? Ang isang taong tulog,
laging ang makikita niyan dilim. No? Ang isang taong tulog, laging ang makikita niya ay dilim. Walang makikitang maganda sa kapwa. Ibig sabihin, nakapokus lamang sa kanyang sarili. Kaya nga ang tanong ko sa inyo ngayon, kayo ba'y tulog o gising? Tulog kayo o gising? Gising na gising. Ano? Naway lagi tayong maging gising. Ano? Sapagkat pag ang tao'y gising, tumitibay ang kanyang pananampalataya. Di mo si Jesus, no? Ang kanyang mga alagad, takot na takot. Si Jesus natutulog, ginising ng mga alagad, no? Sapagkat dumadaan sila sa matinding pagsubok, sila'y lulubog sa tindi ng unos, sa tindi ng bagyo. Kaya sabi ni Jesus, napakahina ng inyong pananampalataya. Kaya ang pagiging gising natin, yan ay magpapatibay ng ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sapagkat, ang pagkapasalamat sa biyaya ng Diyos, yan dyan nagsisimulang lumalim tayo sa Kanya. Kaya kung anong ipinagkaloob sa iyo, laging salamat Panginoon. Kahit na ikay dumadaan sa matinding pagsubok, salamat Panginoon, sapagkat yan ang magiging kaligtasan mo. Dumadaan ka dyan, sapagkat yan ang magiging salvation mo. Diyan ka nilinisin ng Diyos, sapagkat ang gusto niya ay talagang lagi tayong sa Kanya. Kaya nga yung salmo, ang sabi ay, Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking masundan. At maging dasal natin na ang Diyos ay laging manguna sa atin para tayo maging laging gising sa kapwa natin, kahit sarili natin, at lalong higit sa ating Panginoong Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagiligtas. Pagkalobong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito ay walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, to ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, to ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat, ating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ka maiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaligayahan at pangarap mo.
kumta. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa harap ng Diyos, umanatag ka, maging matyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginawa sa likong paraan, umulad man sila. Sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito.
Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Labas niyo po ang lahat ng inyong pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Mayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ipahayag kanyang pagaling at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan.